Bago natin simulan ang kwentong ito, special shoutout ko muna yung bagong King member ko na si Louie Henson. At yung mga bagong Warrior members ko na sina Syville Rose Katailo, Dark Angel, at sa mga nag-renew ng badge na sina Lots Turmon, Wilma Olivar, Criselda Buranday, Chin Corti, Carla Shane, Cindy Mirabueno, at kay Sunny Odeber. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pamilya ni Kuya Diga, kaibigan ni Ella. Taong 1990, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, nasa edad 12 anyos na si Kuya Diga. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral para merong katulong yung tatay niya sa mga gawain sa bukid. 6 na buwan na kasing buntis yung nanay niya. Ang gusto ng tatay niya, sa bahay na lang ito, para may mag-aasikaso din sa mga kapatid niya. E ilan silang magkakapatid nun? 5. Tapos buntis pa yung nanay niya. Bilang panganay, kailangan niyang magsakripisyo. Sa araw-araw na pamumuhay nito ni Kuya Diga kasama ng tatay niya, masaya naman, kaso lang, nakakapagod talaga kasi dalawa lang silang nagtatrabaho sa malawak na bukirin ng tatay niya. Ang nakakapagtaka lang, bukod sa mabilis kumilos itong tatay ni Kuya Diga, para pa itong hindi napapagod. Literal ang pinakapahinga niya lang, yung kakain sila tapos iinom ng tubig. Ni pag-upo hindi nito ginagawa. Ang gusto niya, paspasan talaga yung trabaho. Kasi planong tapusin ng tatay niya lahat ng gawain sa bukid sa loob lang ng 2 linggo. Hindi naman alam ni Kuya Diga na kung bakit nagmamadali ng ganun yung tatay niya. At saka, sa lahat-lahat na pinagbuntis ng nanay niya, doon lang pinakanag-alala itong tatay niya. Dati-dati naman, kahit 6 na buwan na yung tiyan ng nanay niya, tumutulong pa rin ito sa bukid. E ngayon kasi, parang ingat na talaga yung tatay niya rito. Makalipas ang 2 linggo, tuluyan ang natapos ang lahat ng gawain nila sa bukid. Tinanong ni Kuya Diga yung tatay niya kung babalik pa ba siya sa pag-aaral. Ang sabi nito sa kanya, masyado nang marami yung araw na wala siya sa eskwela. Kaya sa susunod na taon na lang siya bumawi. At kapag sinwerte, baka ipadala na siya ng tatay niya sa Maynila. Nung narinig ni Kuya Diga yan, sobrang saya niya. Kasi pangarap niya talagang makapunta ng Maynila. Tapos doon pa siya pag-aaralin. Mas lalo tuloy nagsipag itong si Kuya Diga na tulungan ang tatay niya. Isang hapon, habang kasalukuyang naghahanda si Kuya Diga ng hapunan nila, napansin niya yung tatay niya na merong kinakausap sa puno. Nakatalikod yun pero gumagalaw-galaw yung ulo niya tsaka kamay. Yun bang parang nagpapaliwanag? Pinagmasdan lang ni Kuya Diga yung tatay niya hanggang sa tumayo ito. Tapos idinikit niya yung ulo niya sa puno. Habang nakadikit yung ulo niya, meron itong kinukutkot sa katawan ng puno. Matapos yan,
naglakad na ito pabalik sa bahay nila. Tanong ni Kuya Diga sa tatay niya, "Pang, sinong kausap mo dun?" Sagot lang nito sa kanya, "Kausap? Wala akong kausap." Pagsagot ng tatay niya sa kanya, nagmamadali itong pumunta sa kusina nila, kumuha ng baso, at meron itong nilagay na abo sa loob ng baso. Paglagay niya ng abo, binuhusan niya ito ng tubig. Tinawag si Kuya Diga ng tatay niya. Paglapit niya rito, ang sabi sa kanya ng tatay niya, "Itago mo itong baso na to. Kapag merong humingi ng tubig, maglagay ka ng konti nito sa pitsel, tapos lagyan mo ng maraming tubig." Tatangu-tangu lang si Kuya Diga habang nagsasalita yung tatay niya. Nang bigla siyang matulala, tapos nakaramdam siya ng pagkabingi. Unti-unti din siyang nahilo. Nung babagsak na siya sa lapag, winisikan siya ng tubig ng tatay niya sa muka at bumalik siya sa pagkaulirat. Ang bilis ng pagtibok ng puso ni Kuya Diga nung oras na yon. Tanong niya sa tatay niya, "Pang, ano yun? Nahilo ako, Pang. Nandilim yung paningin ko." Ang sabi ng tatay niya sa kanya, huwag niyang lakasan yung boses niya. Baka marinig sila ng nanay niya. Hinila siya ng tatay niya sa labas ng bahay nila. Tapos pinaliwanag sa kanya nito na yung likidong nasa loob ng baso na yon ay isang napakatinding lason. Kayang-kayang pumatay nito ng kahit na sino. At makukuha mo lang ang laso na yon sa ibang dimensyon. Tanging matataas na uri lang ng engkanto ang merong ganun. At ibinibigay lang nila ito sa kanilang kakambal o mga manggagamot na tumutulong sa kanila. Masyadong mahaba kung ipapaliwanag pa ng tatay ni Kuya Diga sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa laso na yon. Baka kasi makahalata yung nanay niya. Matagal na niyang hindi ginawa yon dahil nangako ito sa nanay niya na magbabago na siya at hinding-hindi niya na ulit gagamitin yung laso na yon. Kaso lang, nung 3 buwan pa lang buntis yung nanay niya, meron ang umaaligid-aligid dito na iba't ibang klase ng hayop. May insidente pa na binagat sila nito ng tanghaling tapat. At ang masakit pa, binagat sila nun sa mismong lupain pa niya. Akala nung mga yon, basta-basta lang siya. Pinalipara niya ng pamparusa yung hayop na bumagat sa kanila. Kaya, ilang buwan ding nagpahinga yung lahi na yon. Kaso lang, alam niya sa sarili niyang nasaktan niya yon. At gaganti ito sa pinakamahinang miyembro ng pamilya niya. Kaya naman, habang palaki na ng palaki yung tiyan ng asawa niya, palala naman ang palala yung mga nakikita niya sa paligid ng bahay nila. Pinakiusapan niya yung mga yon na wag na silang gagambalain. Pero, hindi ito nakikinig. Talagang gustong-gusto nilang makuha yung sanggol na nasa sinapupunan ng nanay ni Kuya Diga. Kaya wala siyang ibang magagawa kundi protektahan sila.
Nung narinig ito ni Kuya Diga, maniwala kayo o hindi, tawang-tawa siya. Hindi kasi siya naniniwala sa sinasabi ng tatay niya. Bagkus eh, pakiramdam niya, pinagtitripan lang siya nito. Kaso lang, seryosong-seryoso yung mukha ng tatay niya. At yung abo kanina na nasa loob ng baso, kumorte ito ng bilog at nakalutang lang ito sa gitna ng tubig ng baso. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, hindi biro yung kinakaharap nilang sitwasyon. Pwedeng-pwedeng mamatay yung kapatid niyang nasa sinapupunan ng nanay niya. Kaya, huwag siyang tatawa-tawa. Marami pa siyang hindi alam. Dito na nakaramdam ng kilabot at takot itong si Kuya Diga. Bukod kasi sa seryoso yung tatay niya, takang-taka siya na kung papaano naging bilog yung abo na yon na nasa baso. Tapos hindi ito gumagalaw. Nanatili itong nakalutang sa gitna ng tubig ng baso. Tapos yung kulay nun, unti-unting nagiging itim, pero hindi humahalo sa tubig. Inabot yon sa kanya ng tatay niya. Ang sabi nito, alalahanin yung bilin niya na kapag may nakiinom ng tubig sa kanila, maglalagay siya ng konti nun sa isang pitchel at hahaluan niya ng tubig. Iwasan din niyang huminga kapag nakatapat siya sa baso. Matapos ang paliwanag na yon, pumasok na sila sa loob ng bahay. Nilagay ni Kuya Diga yung baso sa pinakamataas na parte ng bahay nila para walang ibang makakaabot nito, kundi siya at yung tatay niya lang. Lumipas ang buong gabi na ramdam pa rin ni Kuya Diga yung tensyon. Tapos pinagpapawisan siya sa hindi malamang dahilan. Iniisip niya kasi yung sinabi ng tatay niya na merong makikiinom. Bakit? Parang alam na kaagad ng tatay niya yung mangyayari. Tsaka, ano bang meron sa tatay niya? Bakit ganun? Ano yung wala pa siyang alam? Habang kasalukuyan siyang nag-iisip, napansin siya ng nanay niya. Tinanong siya nito kung anong problema. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun sa nanay niya kasi mayayari naman siya sa tatay niya. Umiling na lang si Kuya Diga nun at nagsabi siya sa nanay niya na wala naman pong problema nang pagod lang ho. Matapos ang gabing yun, hindi na nawala sa isip ni Kuya Diga ang lahat ng bili ng tatay niya sa kanya. Makalipas ang 2 linggo, dito na nagsimulang lumala yung mga paramdam sa bahay nila. Tsaka, pansin ni Kuya Diga sa sarili niya na bigla-bigla na lang siyang naaalimpungatan kapag 10 oras na ng gabi. Tapos nakakarinig siya ng mga nag-uusap sa labas ng bahay nila. Kapag sinisilip naman niya, wala siyang nakikita. Pero sa bubong ng bahay nila, palagi na lang may mga pusang gumagapang at kumukutkot doon. Para bang naghahanap ito ng butas o binubutasan yung bubong nila. Dire-diretso yung ganyang sirkulasyon sa loob ng 1 linggo. Sinabi niya sa tatay niya yung mga nararamdaman niya sa bahay kapag hating gabi. Ang sabi nito sa kanya, huwag na lang pansinin. Mas mabuti na yung ganun lang. Sana hanggang ganun lang.
Medyo napaisip itong si Kuya Diga sa sinabi ng tatay niya. Ibig sabihin, alam ng tatay niya yung lahat ng nangyayari gabi-gabi. Tapos, dapat pa nilang ipagpasalamat yung ganun. Parang, ang gulo naman ata. Anong hanggang ganun lang? Bakit? Meron pa bang ilalala yun? Maraming tumatakbong tanong sa isip ni Kuya Diga pero alam naman niyang wala siyang makukuwang sagot. Dahil nga, hindi pa yun sinasabi ng tatay niya sa kanya. Basta ang bilin lang nito, maging alerto. Hanggang isang gabi, araw ito ng Biyernes. Yun lang kasi yung araw na pumupunta sila sa bukid para silipin yung mga pananim nila. Ramdam nitong tatay ni Kuya Diga na merong sumusunod sa kanila galing ng bukid. Kaya naman, binulungan siya nito na huwag magpapahalata na alam niyang may sumusunod. Diretso lang ang lakad. At huwag na huwag siyang lilingon kahit maramdaman niyang nasa likuran niya na yon. Kabadong kabado na si Kuya Diga nito kasi nararamdaman niya sa tatay niya na nagmamadali na itong umuwi habang nanginginig ang buong katawan nito dahil sa takot. Maya-maya pa, may naririnig si Kuya Diga na tumatawa sa likuran niya. Para itong lasing na baliw, tapos sobrang tinis ng boses. Hindi niya alam kung inaasar ba sila, tinatawag, o kung ano. Pansin ni Kuya Diga na dahan-dahan nang bumabagal sa paglakad yung tatay niya. Eh medyo malayo pa sila sa bahay nila. Tanong ni Kuya Diga sa tatay niya, "Pang, bakit? Ano nangyari?" Sagot nito sa kanya, "Bumibigat yung mga paa ko. Parang nahihilo ko." Hindi alam ni Kuya Diga kung anong gagawin niya. Kasi unang beses yun nangyari sa kanya eh. Nang biglang saksakin ng tatay niya ang sarili niya sa kaliwang kamay. Dito na bumalik sa ulirat yung tatay niya at hinila siya nito kaagad. Habang hawak-hawak siya nito, hindi naiwasan ni Kuya Diga na lumingon sa likuran nila. Paglingon niya, dito niya nakita ang dalawang babaeng nakalutang sa likod nila na sumusunod sa kanilang dalawa. Mahaba ang buhok ng mga ito at puting-puti ang kulay ng mga balat. Nakataas ang dalawang kamay na para bang anumang oras pwedeng-pwede na silang sakmalin. Sisigaw na sana si Kuya Diga para bigyang babala yung tatay niya. Nang biglang may binanggit na salita yung tatay niya. Maniwala kayo o hindi, isang salita lang yun. Pero yung dalawang babaeng sumusunod sa kanila, nagmistulang mga bato at bigla na lang itong nanikas. Sinabihan siya ulit ng tatay niya na huwag na huwag lilingon sa likod. Dahil kapag lumingon siya, kung anuman yung mga nakita niyang nakasunod sa kanila, makakagalaw ulit yun. Nung medyo malapit na sila sa bahay nila,
kitang-kita nilang dalawa. Okay, abangan nyo yung Baso Part 2. Kasi hindi pa to nakukwento ng buo sa akin ni Kuya Digay. Actually, nasa kondo na sila ngayon ni Ella. Mamaya pupunta sila dito sa bahay. Alam nyo, sobrang kakaiba pero sobrang ganda din itong kwento na to. As in, nakaka-amaze. Basta abangan nyo na lang yung Part 2 bukas. Pero syempre, bago natin putulin yung kwento, magsha-shoutout lang ako ng dalawa nating random subscribers. Bakit dalawa? Kasi naka 1,000 comments tayo dun sa nakaraang kong video. Okay? Shoutout ko lang si J. Marcalas at si Roneth Binalangbang. Yun lang. Kita-kits tayo sa Part 2. Salamat.